Yan guys, nakikita nyo naman, bundle up season na naman. At negative 5 ngayon, pero may snowstorm warning. And right now, nag-snow na. Good luck sa akin. Kung saan ako aabutin ito. Ang kapal ng snow. At sana hindi ako malate sa work ko today. And later, pag-uusapan natin sa ating vlog ang ways ng pagbabalot ng gifts for Christmas. At bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano mapapabilis ang pagbabalot ninyo ng inyong gifts this Christmas. Okay? I'll be back later on after work and then pag-uusapan natin yon. After nating mag-decorate ng ating Christmas tree at ang ating unit, nakapaggawa rin tayo ng mga ornaments at small Christmas village. Ngayon naman, magbabalot tayo ng ating gifts para sa ating mga friends at relatives dito sa Canada. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano magbalot ng inyong bibigay this Christmas nang hindi kailangan na gumagastos at mabilisan lang kung kayo ay walang time dahil kayo ay busy sa inyong work. Tara! Umpisahan na natin ang pagbabalot ng ating gifts para sa ating mga friends. Ang materyales na kakailanganin ay ang mga sumusunod. Una, gunting, stapler, sandwich bag, decorative clothespin, at gift tag. Ang gagamitin natin ngayon for our gifts ay itong sandwich bag. Binili natin siya sa isang dollar store, kaya naman murang-mura itong sandwich bag. Imbis na sandwich bag, gagawin natin siyang pambalot ng ating regalo sa ating mga friends or relatives. Mas mabilis itong gawin dahil mag-staple ka lang. Ang paper bag kasi guys, medyo mahal. So, eto kasi, per pack, nasa siguro 8 pieces siya. Hindi natin ipapakita yung mismong gift natin sa ating mga friends or relatives dahil nga mapapanood nila itong video na ito. Malalaman nila kung ano yung gift na ibibigay natin sa kanila. Syempre, kailangan fit dito mismo sa bag na to. Hindi yung masyadong malaki kasi hindi na siya magmumukhang maganda. Yan. For example, eto yung gift natin sa ating friend. And then, ang gagawin lang natin sa sandwich bag na ito, tupi lang natin siya para masara. Huwag po nating tatakpan itong Merry Christmas. I-staple natin itong mismong gitna. Yan. At gagamit tayo ng craft paper tags. Nabili din natin ito sa isang dollar store. Mura lang siya. 10 pieces per pack. It's only $125. At lalagyan natin siya ng konting arte. For example, kung babae ang inyong pagbibigyan ng gift na ito, meron po tayong clothes pin, pero decorative siya. Napaka-easy at fast kung kayo po ay talagang busy. Right? Susulatan nyo yung tag kung kanino nyo siya ibibigay. Okay? Napakabilis, di ba? Pwede nyo siyang gawin na ganito. Ayan. Ang materyales na kakailanganin ay ang mga sumusunod. Gunting, glue gun pad, glue stick at glue gun, tape, craft paper, decorative ribbons, at gift tag. So, nakatapos tayo ng isang way kung paano magbalot ng ating gifts for Christmas. Ngayon naman,
gagawin naman natin itong another way. But this time, we are using Disper brown paper. Mas tipid at mas mura siya compared sa mga gift wrap na may design talaga. Sana hindi mapanood ang video na ito dahil malalaman mo kung ano yung ibigay ko sa'yo. Yun lang. Madali siyang tipitin dahil may mga grid. May mga lines. For sure, matutuwa ang chikiting na mga katanggap nito this Christmas dahil hindi lang siya book, may plastic figure siya na pwede laruin ng makakatanggap nito. Sobrang basic lang yung gagawin natin kasi may work pa tayo later. Kaya mabilisan lang din. Ganyan lang. Ang magpapaganda niyan ay yung ribbon. So, nakatapos na tayo ng gift na flat. But this time, we're gonna be using ribbon. Kung natatandaan yung last year natin, no, na-share natin doon kung paano tayo magbalot ng gifts natin for Christmas. This time, it's a bit different. Grabe guys, oh. Isang rolyo, isang gift lang. Ang ikli masyado. Kailangan pala maraming piling. Bitin ito. For sure. And then may tatakpan naman natin ito ng bow. Kaya okay lang. May tape siya sa gitna. Ang inis na inis na ako. Alam natin ng way yung gitna. Ayun guys, may bow na tayo. Ayusin na natin ng konti. There you go. Diba? Maganda. Since hindi siya dumidikit, using scotch tape, ang gagawin natin sa kanya, i-glue stick natin siya. Ayan, i-glue gun natin para talagang kapit na kapit. Ito namang ribbon. Ayan. Nakatapos ulit tayo. Ayan. There we go. Ayan guys, nakatapos tayo. Thank you.
Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trick Ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow nyo na rin po ako sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trick Ni Mike. Like my Facebook page, Trick Ni Mike. Thank you for watching. See you again.